Okay. Topic po natin ngayon is about Jobomat. Okay. Jobomat. Now, para saan si Jobomat? Okay. Ginagamit po natin si math method para po mag-declare ng mga okay, Java op- ng mga math operation. For example, yung parang at diba nag-ano kayo ngayon? Nag-ICT kayo. Yung ginagawa nyo sa, for example, tawag dito, sa may Excel, diba may mga formula-formula? Okay. Sir. Math formula. Ano po yun? Lesser. Okay. So, ibig sabihin, pwede rin po kayo maglagay ng formula po pagdating po sa Java. For example, using math method. Okay. Example, gamitin natin si max para hanapin natin yung pinaka highest number dun sa ibibigay mo, for example, ano, object o kaya array. Okay? Example, paste natin dito, si max. So, hahanapin niya kung ano yung pinakamataas na number dun sa binigay mong variable. For example dito, kung 5 and 10, okay, 10 yung lalabas kasi yun yung pinakamataas between 5 and 10. Now, halimbawa naman, kung min naman yung gagamitin mo, okay, hahanapin naman niya kung sino yung pinakamaliit dun sa dalawang number na binigay mo. O kaya, kung mas marami pang number, array yan, array man yan, o kaya mga objects. Okay? Next, halimbawa naman, square. Hahanapin mo naman halimbawa ang square root ng isang number. For example, 64. Hahanapin mo yung square root ng 64, gagamit ka ng kulang. Okay? Gagamit ka ng square. Okay? Math square. Saan gagawin yan? Hahanapin niyo yung square root. For example dito, square root ng 64 is 8. So lalabas na agad siya. So, halimbawa lang, ginagamit din po si math. For example, hahanapin mo yung average. Imbis na magpa-plus ka muna, then magdi-divide ka. Okay? Pwedeng diretsuhan na lang po yung pagko-compute. Tapos example, si ABS, si absolute, gagawin niyang positive yung mga negative numbers. Halimbawa, absolute. Okay, math.absolute. Si negative 4.7, magiging positive 4.7. Gagawin yung absolute number yung mga numbers na ibibigay mo. Then si random, si math random, for example, okay, ginamit mo si math random, ang mangyayari dito, example, okay, magbibigay ka halimbawa ng number from 0 to hanggang 101, okay, gamit si math random. So, ibig sabihin, kapag ni-run mo siya, ang mapiprint kasi dito kung ano yung volume ni random num. Yung object natin na merong variable na mat-random na hindi lalagpas ng 110. So, between 0 to 101, okay? From 0 to 101, magbibigay siya ng number na hindi lalagpas dun sa number na yon. Okay? Kapag play mo siya, okay, lalabas 33. Play again, 54. 78, 86, 71, okay, wala siyang pattern kung paano siya. Basta randomize siya, depende dun sa ibibigay nung program. Yun lang po yung mga ano, tawag dito. Yun lang yung mga basic math formula na pwede nating i-apply sa Java. Now, halimbawa, hindi siya gumana. Kasi may mga times na halimbawa, for example, lalo sa cellphone, kapag hindi siya gumana, gamit si math, ang gawin nyo, mag-import kayo ng API. Import Java util random para sa random. Tapos, import Java util asterisk. Okay? Kapag halimbawa naman, gagamit ka naman halimbawa ng math method. Kasi kadalasan kasi hindi siya gumagana, lalo na sa cellphone, kasi kulang ng API. Okay? Para po gumana siya, kailangan natin gumamit ng API para ma-address na gagamit ka ng import na ibig sabihin may gagamitin kang program na nagawa na
para makagawa ka ng another program. Okay, pero kung naka-NetBeans ka naman, wala namang problema. Yun lang. Maiksi lang yung topic natin ngayon. May tanong po ba?